Magandang umaga po sa kanilang lahat. Usually, tumatayo lang ako pag nagpapatotoo. ngayon pong umagang to, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 40, talatang 28 hanggang 31. So kung nakita nyo na po, maari po bang tumayo ang kapulungan? At sabay-sabay po nating basahin. Apat na talata po lamang ito. Meron po ditong NIV. So, nakita na po ba ng lahat? Okay, so mababasa nyo na po. Dalawa na po yung ating projector. Salamat po sa Panginoon. So, verse 28, tayo pong lahat. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So, bago po tayo umupo, manalangin po muna tayo. Panginoon, sa pagkakataon po ito, kami po ay makikinig ng iyong salita. Dalangin po namin na ikaw ang siyang mangusap, ikaw po ang siyang gumawa sa aming mga buhay, at nawa yung matututunan naming aral mula sa iyong mga salita ngayong umagang to, magamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, mapalakas po nito yung aming spiritual na kalalagayan sa iyo. Lord, sa iyo po namin ibinibigay yung papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na po tayong makaupo. Okay. Yung title po kasi nung message natin ngayon is Know the Power of I Am. So, pag sinabi po nating I Am, ano po yung unang, what is the first thing that comes to your mind? Pag sinabing I Am. So, di ba yung sa Old Testament times, nung tinanong ni Moses ang Panginoon, pag tinanong ni Pharaoh, ano ang pangalan ng Diyos na nagsasabing, ilalabas ko yung bayan ko sa bayan ng Ehipto? So, ano yung sagot ng Panginoon? Sabihin mong, ako si ako nga. Di ba? I am that I am. So, sa atin po, ngayong umagang to, hindi po natin pag-uusapan yung paglabas ng bayan ng Israel sa Ehipto. Kung hindi, pag-uusapan po natin yung I am sa ibang perspective. It's about you, and it's about me, and it's about us believers. So, wag na po nating patagalin kasi giniginaw po kayo. So, kailangan mabilis lang to. Okay. So, yung number one po, sabi, I am strong. And then yung nakakulay blue po dyan ang sabi, be strong and courageous. Nung si Moses po ay mamamatay na, ay nung malapit na siyang mamatay at ang Diyos ang naglibing sa kanya, di po ba ano, ito yung command na pinalit, ang pumalit sa kanya is si Joshua. At ito po yung first command dun sa Joshua 1:9, di ba, be strong and courageous, be not afraid, di ba? Ito yun eh, yung sinabi kay Joshua, ito yung first na sinabi ng Diyos kay Joshua na maririnig natin. So, sa palagay niyo po ba, hindi po kaya dalawang isip si Josue na wag na lang kaya ako maging leader, Lord, kasi matigas tong ulo ng bayan mo. Diba? Stiff-necked people, stubborn people. Yun po yung mga terms ng Bible sa bayan ng Israel. Kaya nga hindi nakapasok si Moses sa Promised Land. It's because sa tigas ng ulo ng bayan ng Israel. And then here comes Joshua, assistant siya ni Moses. Palagay niyo gusto niyang manahin yung sakit ng ulo ni Moses? So kung kayo po yung sasabihin na ano, Brother Orly, ikaw nga mag-lead. Absent ako, di ba? Parang gusto mo sabihin, pass, pwedeng pass, di ba? Yung ganon. Kasi alam mo na malaking responsibilidad yung nakaatang sa balikat mo at hindi po biro ang mag-lead ka ng isang bayan na katulad ni Moses. Ang Panginoon po, nagki-care sa bawat isa sa atin. Hindi lang po natin nararamdaman kung minsan, pero kasi di ba,
he took us to a greater heights. So kung halimbawang nilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na akala mo, hindi ko kaya to eh. Diba? So kung may mga pagkakataon na kailangan ng magkaroon ng isang leader, kahit informal, pero kailangan magkaroon ng leader. Diba? At ikaw yung nandun opportunity na bayaan mo na sila, marami dyan na tatayo dyan, wag ako. Diba? Madalas ganun, wag na. Intindihin ko pa yan pagdating ko ng bahay. Diba? Pero hindi po. Kung si Josue ay nagsabi sa Diyos na, naku Lord, wag na lang, si Caleb na lang, total dalawa naman kami nun, si Caleb na lang. Palagay niyo po ba masasabi ni Josue yung sinabi niya na, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung hindi niya nakita yung goodness ng Panginoon dun sa pangunguna niya sa bayan ng Israel. Diba? So, tayo po, inilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na yung ating talent, yung ating inner desire na pu-fulfill kasi alam ng Diyos yung desire ng puso natin. At inilalagay niya tayo sa sitwasyon na madidevelop yon. Hindi siya magiging forever hidden. Nasaan po si Tonel? Nakita ko siya kanina. Ayon si Tonel. Tonel, ilang oras sa isang araw ka nagtitraining para sa chess? So, di ba maraming oras? Sabihin natin, 2-3 oras sa isang araw. Or more, di ba? So, ano po ang naging product kay Tonel? So, di ba, a young chess master. So, di ba? So, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Tonel. Di ba? So, nakita niyo yon. And then, wala kasi si Kuya JJ eh. Si JJ po kasi is, yung physically fit, di ba? Nag-gym kasi siya. So, nakita niyo po, yung pamangking ko yun, mamuscles na. Di ba? So, ilang oras din ang ginugoogle niya para matrain yung muscle niya. Di ba? Tawag dito, Brother June, how to be you po? Kasi di po ba? Si Brother June, siya yung may invention siya. Pero, Brother June, ilang panahon po ang ginugoogle niya para dun sa invention niyong yon? So, yun. Hindi ko po kayo nakikita. Pero isang taon o dalawang taon or yon. So, di ba? So, hindi yon dream lang na isang araw, di ba? It took Brother June 2 years para ma-perfect yung invention niya. So, nakita niyo yon, transition. So, tayo po, ganun din. Di ba? Maraming oras ang i-google natin para natin masabi na malakas ako dahil meron akong Diyos. Di ba? Kung hindi po tayo inilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na maaari kang mag-grow, na kung tatanggihan mo yung pagkakataon na yon, you will never grow talaga. Kung sinabi kaya ni Tonel na ayoko na, tinatamad na ako. Di ba pag sinabi ng daddy niya na, uli ka na, mag-training ka na. Ay naku dad, ayoko, manunood ako eh. Di ba? Matutulog ako, masarap matulog. Pero di ba hindi siya magiging chess master, although syempre may cheat day, di ba? So may mga cheat day, mas maraming cheat day joke. Di ba? So ibig sabihin, may effort sa part po natin. So para natin masabi na yung mga challenges na binibigay sa atin ng Diyos is para maging malakas tayo, kailangan nating i-practice. Hindi po yun yung puro basa lang at hindi ina-apply sa buhay. So pag sinabi po ng Panginoon na I am with you, katulad ng sinabi niya kay Joshua, di ba? Do not fear, be courageous. So sa atin din po, may mga areas ng buhay natin na pinagdadaanan tayo ngayon. Katulad po nung term pinagdadaanan, daan lang po yan. Hindi po tayo dapat manatili dyan. Di ba? Hindi po tayo tinawag ng Diyos para hindi para maging talunan. Tinawag po tayo para po tayo maging mananagumpay. Sa bawat isang Kristiyano, para po tayo maging strong, kailangan nating i-practice yung ating pananampalataya. Because He gives strength to the weary and increases the power of the weak, we have the ability to perform many physical, mental, and emotional tasks na ibinibigay sa atin along the way. So paano ka magiging good manager kung doon sa mga simpleng bagay, hindi ka marunong sumunod.
Diba? Hindi ka makakapagpasunod. So, ganun din po ang sinasabi ng Biblia. Diba? Ang atin pong buhay pananampalataya, lumalago po tayo day by day. So, pansinin niyo po yung sarili niyo, pag hindi po kayo nanalangin sa isang araw, diba parang sa una pa lang na paglabas mo ng bahay, nakalimutan mong mag-pray, parang everything goes wrong, diba? All throughout the day, parang gusto mo matapos na yung araw kasi ang daming mga hindi magandang nangyari. It's because wala kang power from the Lord. So, isipin po natin, we want to be strong, kailangan po natin i-practice yung ating pananampalataya. So, second po, I am unbreakable. So, yun po sa 1 Timothy 1:7, sabi niya, they want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they are so confidently affirm. Ang hindi po nawawala sa buhay natin ay yung mga pagbabago. Every now and then po, may mga pagbabago. So, look at yourselves na nga lang. Diba? Pag, when you look at the mirror, dati pag tumingin ka, okay na ako. Tapos ngayon pag tinignan mo, parang tumatagal na, parang may mga dalawa, tatlo na ako maputing buhok. Tapos medyo nawawala na yung buhok ko, di ba? Mga ganon. Sorry. Di ba? Ang tawag dito, yung mga changes na yon hindi po natin siya maiiwasan. No matter how hard we try to avoid it, change will always occur. Kung halimbawa, dati po, yung sa mga kapanahonan natin, hindi po ba tayo ay may preschool, may elementary, tapos yung high school, tapos college. So ngayon po ang ating educational system ay may preschool, may grade school, may junior high, may senior high bago ka pa makapag-college. Diba? So transition din. So yung time na ginugugol natin doon, kung minsan, lalo na kapag ka ang ating anak ay inilagay natin sa isang school, bawa sa isang college. So from preschool hanggang college, nandun lang siya sa school na yon. So wala siya. So kampanting-kampanting na siya doon, di ba? So alam ko na yung mga teachers ko niyan. O, kilala ko na silang lahat. So kahit na iwanan mo siya doon sa school, alam mong safe siya doon. Pero pag napunta na siya sa ibang school, pag nalipat na yung mga anak natin sa ibang school, nininervyos din yung mga yon. Diba? Kasi, wala na akong kakilala eh. Hindi ko na sila kilala. Baka mamaya masungit yung teacher ko. Diba? So, lalo na ngayon, yung mga bata, diba, pagpasukan, nakikita natin yung mga nanay, ayaw magpaiwan ng mga anak, talagang, diba, nakaganon. Dahil, wala sila sa isang sitwasyon na komportable sila. Kung minsan po, dinadala tayo ng Diyos dun sa pagiging uncomfortable. Tinatanggal niya tayo dun sa ating comfort zone kasi doon tayo tinitrain ng Diyos na maging matibay. Diba? Doon tayo dinadala ng Diyos para mapapurihan siya in the end kasi proseso yon. At home ka dun sa mga bagay na forever mong nakikita sa neighborhood mo, sa bahay mo, pero pag lumipat ka ng bahay, di ba parang, ay naku, ano ba yan? May bago na naman akong pakikisamahan. Bawa, lumipat ka ng office, may bago na naman akong boss, di ba? Pero alam niyo po, dinadala tayo ng Diyos dun sa mga ganong sitwasyon kasi alam niya na dun ka mag-grow. Dumadaan ka dun sa mga pagsubok na yon, pero kasi ang end result nun is pagpapatibay po sa atin. So, sino po dito yung nakapanood nung asensya na, nung tele, ano yan, yung Korean telenovela na Reply 1988. O diba, ang dami nagtaas dun sa likod, hindi ko na kailangan tanungin kung sino yung mga yan. Diba? Di po ba, yung story nun kasi is yung limang magkakaibigan, nandun sila sa isang neighborhood, dun sa isang alley. So dun sila naglakihan. So nung naging professional na sila, isa-isa na silang umalis, di ba? So, eto na yung sinasabi ng anak ko na sympathy crier ka kasi. So, pag may umaalis doon, may nalulungkot. So, di ba ako yung unang umiiyak doon sa TV, sa harap ng TV. Pero, alam niyo yung feeling nila na
ayaw nilang umalis, pero they need to kasi kailangan nilang mag-grow. So tayo din po, may mga bagay na pinaiiwanan na ng Diyos sa atin. Diba? May mga changes po sa atin. Tandaan niyo po, sabi nga, I am unbreakable. Diba? Let our faith be unbreakable. So ano man po yung kakaharapin natin, alam natin na discomfort sa atin, diba? Medyo apprehensive tayo. Pero isang bagay lang po ang tatandaan nyo. We may not know what the future holds, but we know who holds our future. And that is the Lord. So wag po nating aalisin sa atin yun na we know who holds the future. So ano man yan, alam natin na binibigay ng Diyos yung mga yan para tayo patibayin. Hindi po niya tayo binibigyan ng mga pagsubok, ng mga pinagdaraanan sa buhay, kung ang end result nun ay mawawala tayo sa piling niya. Binibigay po niya yan sa atin, it's because kaya natin dahil nandyan ang Panginoon. At alam natin na siya yung gumagawa sa buhay natin. Change may be inevitable, pero it doesn't have to be unbearable pala. Diba? Pwedeng hindi mo talaga maiwasan na magkakaroon ng pagbabago. At dahil nasanay ka lang na hindi ka nag-a-adjust, ngayon mag-a-adjust ka, which is, may isang studies po na ginawa na tayong mga Pilipino, most of the time is tayo po yung pinakamabilis mag-adapt sa bawat sitwasyon. So yung pong binigyan tayo ng Lord ng mga opportunity, pero hindi mo nakikita yon as opportunity, sayang po. Diba? Sayang yon. Pagka may binigay sa'yo ang Lord, na it may be a new assignment, it may be a new house or a new neighborhood. Alam niyo yon. Tapos, hindi mo siya ginarap kasi, ay hindi, okay na ako dito. Sanay na ako dito. Wala naman akong iisipin dito. Hindi na nga ako mag-iisip, diba? Wala akong kakainin. Tatakbo ako dun sa kapitbahay. Pakain naman. Diba? Uso sa atin yun pagka yung masyado na tayong close. Baka meron ka diyang ulam. Pingin naman, wala na, naubusan ako ulam eh. Diba? Minsan ganun tayo. Tapos, lilipat ka sa isang subdivision na hindi mo kilala lahat yung kapitbahay mo. Tapos most of the time, puro gabi na dumarating. So pag nagutom ka during the day, wala kang tatakbuhan. So mag-grab ka. O diba? Nakapag-adapt ka kagad. Nakapag-grab ka. So yun yung sinasabi natin na change may be inevitable, but it doesn't have to be unbearable. And then the next is, I am worthy. Ito yung pangatlo. I am worthy because of Him. So ito po yung ating verse. Sabi, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So meron pa pong mga iba yan, pero yan naman lamang po. Sino po dito yung merong original na Louis Vuitton bag? Original ah, hindi yung katulad ng scammer ni Sister Faye. Di ba? Doon po sa Tagaytay, may pinagdalhan po sa amin doon si Brother Felix. Isang mall. Yung Hacienda Mall. Yung Hacienda Mall na yon, wala kang makikitang Class A o hindi original na Louis Vuitton. Lahat ng Prada, ng ano, lahat yon is original. So yung isang small purse ng Louis Vuitton, yung pinakamaliit na purse niya, you can get it at 7,000 pesos. Coin purse lang yon. So yung bag natin, pag sa akin po, yung personal na ano ko, pag naging 2,000 na yung bag ko, ayo, medyo ano na yon, medyo kinikip ko na yon, di ba? Hindi ko siya everyday ginagamit. 2,000 na yun eh. Eh yon, 7,000 is just for a small purse. Alam niyo po yun. So sinasabi ko kay Brother Felix, pag ang sweldo mo ay mga nasa 100,000 na, tsaka mo ko ibili dito, ha? Ganon. Malapit-lapit na ba yun? Okay. Alam niyo po, hindi nagsisale ang Louis Vuitton ever. Kahit saan po, kahit na sa internet niyo tignan o kahit saan, mismong sa store nila, hindi siya na-on sale or kahit na yung mga discount, wala siya. Si Louis Vuitton, siya yung may-ari nun, di ba? The designer took time to create, to test, and to adjust his product. Halimbawa, yung kanyang maleta. Alam niya kung ganong
katagal yung itatagal noon, ano yung mga gamit na pwede doon, di ba? And then, in the process, hindi niya dinefine yung market. Dinefine niya yung product niya at alam niya na magkakaroon yun ng market kasi alam niya na binuhos niya yung effort niya dun sa bawat product niya. So nakita niyo naman, top of the line, pag sinabing, ano bag mo, Louis Vuitton, tingnan ko nga, may certificate ba yan, di ba, may ganun pa yon. Pero, tawag dito, yun po talaga yon. Kasi, he stood behind his product, alam niya kung ano yung produkto niya. Si Brother Felix po, kasi bag yun eh, so ano tayo mga babae, si Brother Felix po, nasa ready mix siya. Yung, alam niyo po yung mga truck ng simento, yung may ball drum, yung umiikot. So yun, hindi siya nagpapatakunan. Pero siya yung nag-aano nung mga formula doon, kung ganong katapang. So kung halimbawang katulad nung sa Boracay, di ba, darating si President Duterte ng alas 12 ng tanghali, alas 7 ng umaga binubuhusan. Pagdating ni Duterte, di ba, nalakaran niya at nadaanan na niya. So yung timpla eh, no? Yung composition na yon, si Brother Felix ang gumagawa nun. Doon po sa area ng Laguna, pabuntang Batangas at maging din dito sa bandang Cavite. Pag gusto mo ng quality, hindi dahil sa asawa ko siya, pero nakikita ko kasi yung mga katransaksyon niya. Pag gusto mo ng quality na ready mix, pupunta silang lahat kay Brother Felix. Diba? So kung minsan tinatanong siya nung boss niya, Felix, bakit ang mahal nung ano natin? Bawa, yung 2.5, yung 2.5, ano yung tawag din doon, PSI, yung pounds per square inch, tama ba? Yung pounds per square inch, tapos meron silang 7 days, 14 days, yung mga ganon. So kung halimbawa, may 2.5 PSI, ang presyo mo ay 4,000. Tapos yung ibang planta nakakapagbigay ng 3,000, 3,500. Bakit ikaw ganon? So di ba? So alam mo, sinasabi lang ni Brother Felix, quality tayo, ma'am. Hindi ako nandadaya sa materials. So true enough, so alam niyo, pag siyempre doon kami, yun yung galaan naming mag-anak, kami magnanay. So pag ano sinasabi ni Brother Felix, huwag kang pupunta dyan sa mall na yan kasi ano yan eh, substandard, mga ganon. So alam niya na, kasi si ano nagbuhos dyan, si ganito. So ano yan, dapat yan 3,500, ginawa lang yan 2,000. Sabi niya, baka mamaya biglang magkalindol, babagsak kagad dyan. Alam mo yon, alam niya yon. Pero, tawag dito, kung titignan natin, bakit nakakapagbigay si Brother Felix nung ganong kamahal? Kasi alam niya yung produkto niya. Diba? At alam niya natatagal yung produkto niya. Diba? Imagine, ganun din po ang Diyos. Tinitignan po tayo ng Diyos the same way. Diba? Sabi nga, we are His workmanship. We are His masterpiece. Diba? Binuhos ng Diyos yung lahat sa atin. Diba? Sa lahat ng nilikha niya, tayo lang yung minold niya sa kanyang kamay. Diba? Siya yung mismong nagmold sa atin. So how special pa ang gusto niya sa Panginoon? Diba? Doon pa lang special na po tayo. And then, diba? God breathed into us a breath of life. Sa lahat ng nilalang niya, tayo lang ang ganon. Lahat ng nilalang niya, di ba, by words lang, let there be light, and there was light. GE. Di ba? So, ibig sabihin, let there be sea, let there be forest, lahat na yan, sinabi lang ng Panginoon at nagkaano. Pero pagdating po sa atin, bawat isa sa atin, tayo po yung masterpiece ng Diyos. Di ba? So, yung pag may nagsabi sa inyo na wala ka namang kwenta eh, hindi ho totoo yun. We are worthy because God is with us. Diba? Worthy tayo dahil kung hindi po tayo worthy, hindi po sana namatay ang Panginoong Jesus dun sa krus. Pero dahil namatay po siya, dahil sa akin, dahil sa bawat isa sa atin, alam natin na we are worthy because of God. So wag po nating aalisin yun na pag may nagsabi sa atin na hindi tayo worthy, hindi totoo yun. Sabihin natin na we are worthy because of Him. Kumbaga tayo po yung a diamond in the rough. Alam niyo po yun. Meron po akong isang movie na napanood before.
Hindi ko na po matandaan yung pangalan ng movie kasi nga bata pa kami noon ni Letty. Di ba? Ano yun? Hindi pa nga VHS. Ano yung isa? Yung una? Betamax. O di ba? Yun pa yun eh. Merong sa isang field, yung magkapatid, nakakita sila nung akala nila is mga bubog. So yung isang kapatid, winalis ng winalis. Yung isa naman, hindi maganda yung kinang nito. Maganda yung kinang nito. Sabi niya, siguro diamond to. Sabi niya, walang diamond na ganyan. Ang papangit mong cut, mga ganon. So sabi ng isang kapatid, nagtatalo sila. Tapos sabi, ganon ha. So alam mo ang ginawa ng kapatid? So meron silang malaking glass na estante. Kung hindi to diamond, gagasgas lang to. So ginanong-ganon niya, di ba? Ginanong-ganon. Pamayama, bumagsak yung mga ano. Di ba? So kasi nga, diamond in the rough. Bawat isa sa atin, ganun din. Kaya tayo nagpupumilit na, hindi naman nagpupumilit, the term is nagsusumikap na mapalapit sa Diyos kasi nga, minumold niya tayo. Yung mga rough edges natin is kinikinis ng Panginoon para bumagay tayo. Exactly as you are God's masterpiece. Diba? So yung pagpapatama, yung pagsunod natin sa Panginoon, yun yung kinikinis niya tayo, dumadaan tayo sa prosesong ganon. So, wag nating tignan yung mundo para makita natin yung worth natin. Katulad ni Louis Vuitton, katulad din ni Brother Felix, iset natin na sino ba yung nag-create sa akin? Diba? We stood behind the maker, the maker stood behind us, di ba? So yun ang kailangan nating makita. We are worthy because of Him. And then next, ito po yung maganda. I am beautiful. Umoo kayo. Umoo kayo. Okay. Ito po yung kasunod ng sinasabi natin. You are God's standard of beauty. So sabi po nga ni Margaret Hungerford, di ba, beauty is in the eyes of the beholder. So depende kung sino yung tumitingin. So katulad ng ina-example pa natin kanina, di ba, titingnan natin sino ba yung kailangan nating, sino yung ultimate observer ng beauty natin, and that is the Lord. So in Him, we are all beautiful. Marami tayong mga flaws na makikita sa ating sarili. Huwag na po nating tignan yung flaws ng iba, yung sarili na lang natin. Pero alam niyo po ba, dahil dun sa mga flaws na yon, mas napapalapit tayo sa Diyos kasi masungit ka eh. So para hindi ka maging masungit, kailangan mong, Lord, tanggalin mo po itong ugali ko. Di ba? Tapos yung prosesong yon, hindi po siya madali. Most of the time, marami po yung matagal bago matanggal yon. Pero di ba, yun po yung sinasabi na proseso na pinagdadaanan natin. Never allow any person to dictate what beauty is for you. Titignan po natin yung ating ultimate creator, ang Panginoon. So di ba, siya po yung pinaka-model natin. Kung gaano tayo karumi sa kanyang harapan, di ba? Through the blood of Christ, nalinis po yon. And we are now worthy to come to His throne of glory because we are cleansed by the blood of Christ. So tatandaan po natin na beauty is not physical. It goes beyond skin deep. So makikita, katulad na sinasabi ko kanina, pagtingin mo sa salamin, ay, ang dami ko ng puti. Diba? Dati, pag tingin mo sa salamin, okay na yan. Diba? So ngayon, parang antagal mo na sa salamin. So hindi dahil sa hindi mo makita yung sarili mo, pero dahil nag-iisip ka, magkano magagastos ko pag nagpa-parlor ako? Magkano magagastos ko pag nagpa-ako, achuchuchu ng lahat? Diba? So parang yun na yung tumatakbo. Isa rin po sa magandang tignan natin, yung dalawang tamboriners natin na juniors, di ba? Si Jem at saka si RD. May mga flaws po yung mga bata. Hindi naman natin maaalis, di ba? Dahil nga sila. Pero nakita niyo po yung pagpupursige nila na talagang sumayaw para sa Lord. Di ba?
sana po makakuha din tayo ng inspiration dun sa dalawang yon na itong mga batang to, instead na maglaro sila during time ng practice, pero nandito po sila, nakikipractice sila, kumainit po yan, pawisan din sila, di ba? Dahil nga physical yung ginagawa nila. Pero dahil alam nila na yung paglilingkod sa Diyos, maganda yon sa harapan ng Panginoon. Kaya nandito silang dalawa. Asan si Samantha? Manta, nasan ka? Si Sam po, siya yung pinakabunso sa family namin. So, lahat ng tuksuhan, so, siya yung balagoong. Di ba? Siya yung balagoong. Nakita nyo naman po, di ba, kahit saan siya isalpak. Nagtatamburin siya, and then minsan nandun siya sa drums, minsan nandito siya, what do you call this, beatbox. O yan, di ba? Tapos, alam nyo po, yung mga pinsan niyan, inaantay lang si Sam na magkamali. Di ba? Inaantay yan. Tapos pag lunchtime na, oy Sam, kanina nandidilat na ako, mali ka doon. Wah, ganun sila. Pero alam niya si Sam, ano lang yan, nagkamali ako eh, ano gagawin ko? Di ba? Ganun lang siya. Wala, hindi niya tinitake it personally, pero nakita niyo po yung pagpupursige ng bata. Di ba? Nandito siya na kahit na may mga project sa school, may gagawin, salamat kay Papa. Di ba? Alam niyo yon, marunong siya, resourceful yung batang yan, di ba? Pero ang sinasabi natin is they took time out of their schedule. So tayo po, how are we? Di ba? Gaano pong pinagbubuti natin yung physical aspect natin? Pero yung ating spiritual aspect, gaano po tayo nagme-maintain ng kagandahan para sa Diyos? Diba? So, kailangan po natin yon. Kaya sabi ko nga, beyond skin deep ang kagandahan. At yun po yung maganda sa Panginoon. Binibigyan po niya tayo ng chances. Tandaan po natin na each one of us is fearfully and wonderfully made by the Lord. So, hindi po tayo dapat mahiya na, lahat kasi sila ganyan, ako lang ang ganito. Ayaw nyo nun, unique kayo. Diba? Kung ano yung uniqueness nyo, yun yung kagandahan nyo. So nakita nyo dito, iba-iba po tayo ng pinagmulan, iba-iba po tayo ng kinalakihang environment, pero pag nagsama-sama tayo, diba nakikita natin na pag nagsama-sama mga anak ng Diyos, ginuglorify ang Panginoon, napakagandang tanawin po yon from the heaven. Diba? Yung sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Kaya, pagka po sinabing hindi naman kayo kagandahan, huwag kayong mag-inarte, in a sense, totoo yun. Pero eto ang sasabihin ko sa inyo, we are fearfully and wonderfully made. So pagka may nagsabi sa inyong, ang pangit mo, di ba? Ang pangit mo, mga ganon, di ba? Hindi po totoo yun kasi I am beautiful. Kasi ako yung, God's standard of beauty. Amen po ba? Amen. So, patapos na po tayo. Next is, I am able. So, sabi po, ito yung pinakamaraming may paboritong verse na to. So, sige nga po, basahin po nating lahat. So, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, able lang pala, wait lang. Ito po, we all know Sister Dali, di ba? Si Sister Dali, we call her teacher, we call her ninang, so lahat niyon. Minsan, pagka ano, chur, di ba? Chur, ganon. Some years back, yung unang bugso ng COVID, na-intensive care siya. So, anong tawag doon? Severe? Basta yon critical, basta yung ganon na ano. Nagresulta yon sa na parang naging fragile siya, si, 'di ba? Medyo nanghina na siya, pero ngayon nakikita natin siya unti-unti bumabalik, 'di ba? Unti-unti nagiging yung kasiglahan niya, although medyo limited, pero alam niyo yon, nagsisimula na siya, hindi man nagsisimula, nakapagsimula na siyang pumalaot ulit sa paglilingkod sa Diyos, 'di ba? Nung sa pinagdadaanan niyang yon, yung iba pagka, yung mga kasamahan ko po kasi na COVID, parang
nagkaroon na ng negative effect sa kanila yung COVID. Gumastos ka ba naman ng 3 milyon, siyempre. Meron ka ng ano nun. Pero makikita niyo si teacher na pag tinignan niyo siya ngayon, teacher, tayo nga po kayo. Nga ba pa, baka meron pong hindi nakakakilala kay teacher. Ayan po si teacher, siya po si Sister Dali. Pero diba, napakabuti po ng Diyos sa buhay niya. Pag tinanong niyo po siya ngayon, di ba pag sinabi, pag ano, sasabihin niya na, when I am weak, God made me strong. Di ba natatandaan niyo yung patotoo niya na hiningi niya na sa Diyos na, Lord, kunin mo na ako, nahihirapan na ako. Pero di ba pinaalala din sa kanya ng Diyos na buong Jewel's family is praying for you. At pinahalagahan yun ng Diyos. Kaya nakita natin si teacher, nandito na siya ngayon, di ba? Na patuloy na naglilingkod. Teacher, ngayon ko lang sasabihin na, secret nating dalawa. De, kami po mag-asawa, personal, na malaking bagay po sa amin. Blessing na po namin yung pag nakita po namin kayo na nandito sa church at naglilingkod. Maging sa BU, pag sumasagot po kayo ng tanong ni Tito Charlie, pwede na po kaming hindi sumagot. Okay, ganun po yung ano, tawag dito, na pagpapala tayo ng buhay ng ating kapatid. Pero bawat isa po sa atin, di ba, sabi nga dun sa Philippians 4:13, we can do everything. Kasi God is with us, di ba? I am able. Kasi kasama ko ang Diyos. Anything that requires us to do sa kahit na anong parte ng buhay natin. Di ba, sabi nga, yung military rule, obey first before you complain. Ganon din po ang gawin natin sa Panginoon. Yung pag inilagay ka sa ushering team, ayoko dyan, ako yung unang makikita doon, di ba? Ayoko dyan, sabi niya. O di ba? Kailan po kayong, alam niyo po, yung mga nasa ushering team, taas nga kamay, yun, no? Pati si Shasha, tinaas, di ba? Alam niyo po yung mga batang yan, at maski po yung ating mga kabataan dati na ushers, lahat po sila willing na maglingkod para sa ushering team. Kasi alam nila na ang paglilingkod sa ushering team is paglilingkod sa Panginoon. Diba? Maging dun sa music yan. Diba nakikita nyo, naghahanap sila ng dancers, ng singers, ng anong yung sa media, sa mga techie. Hindi ako mag-a-apply, hindi ako techie. Alam nyo yun. Pero pag meron po kayong ganon, diba, katulad ng sinasabi lagi ni Sister Dali na gamitin natin yung ating mga talento para sa Panginoon. Kasi God is with us. Wala pong imposible sa Diyos. So yung mga talent natin, hinohone po yan dito sa church. Alam niyo po, nabanggit ko na ito sa leaders meeting. Nung kami po nila, Sister Letty, ni Brother Orly, ay mga Christ ambassadors, alam niyo na kung anong year yun. Huwag na maingay. Nung kami po ay Christ ambassadors pa lang, hindi pa kami YA nun. Alam niyo po si Pastor Papa, meron po yan, kasi tuwing Sunday afternoon, merong gawain ng kabataan. So meron po yan pagagawa. So halimbawa, pababasa sa amin yung isang part ng Bible. So halimbawa si Zaccheo, yung storya ni Zaccheo, pababasa yan. Tapos, papagawa niya, igugroup niya kami, tapos sasabihin niya na, o sige, kunyari nagbabalita kayo, ibobroadcast niyo anong ginawa ni Zaccheo. Ha? Ay, paano yan? Di ba, mga ganon? So, alam niyo po yon na pinipilit ka ni Pastor na, sige, kunyari ikaw ay newscaster, ikaw ay interviewer, paano mo i-interviewin si Zaccheo? So, syempre, si Brother Ordi, si Zaccheo, di ba? Tapos, di ba, magtatanong ka, paano ka nakaakyat sa puno? O, anong ginawa mo? Di ba? Yung mga ganon. Alam niyo po, little did I know, personal to, little did I know na magagamit ko po yung mga ganong practice ni Pastor sa amin nung ako po'y pumasok na sa National Museum. Kasi there was a time na magkoconduct ka ng informal interview lang naman dun sa speaker kasi ikaw mag-i-introduce. So, hindi ko alam. Magbabase na lang ako dun sa resume. Pero di ba may mga dinadagdag sila sa kanila? So, kailangan nung interviewin. So, yung pong mga practice na yon, nagamit ko po yon. So, sa atin po, yung mga kabataan natin, yung ating mga kapatiran, open po lahat ng ministry sa church.
maki-join po kayo kasi hindi lang po yan sa church nyo magagamit. Magagamit nyo po yan sa inyong professional at sa personal life nyo. Umamin po kayo. Umamin kayo. Parang yun ang awit habag. Okay, number 6. Dalawa na lang. Okay, I am fearless. Ito po, yung sinasabi natin kanina. So sa Joshua 1:9, sabi, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ito po yung sinasabi natin kanina, na kung si Josue ay nagpadala dun sa takot, kung si Josue ay nagpadala dun sa kaba na tsaka sa sakit ng ulo na dadanasin niya, di ba, hindi siya makakapagsalita at the end na as for me and my house, we will serve the Lord. Pero di ba yung ang inano ni Joshua dito, hindi ko kailangang matakot kasi pinangako ng Diyos, I will be with you. Ito po ay ano, kwento. Yung mga pamangking ko, alam nila ganong kalaki yung bahay namin. Tapos manunood po yung magtatay ko ng... Sino nga yung si Samin din? Anong tawag nun? Basta yun. Parang nakakatakot yun eh, si Samin din. Supernatural, ayun, tama. Hindi ko kayo nakikita, sorry. Supernatural. So manunood sila niyan, lalo na pag walang pasok, sa so mga sisimulan nila ng 9 ng gabi, mga alas 12 na, mga hindi pa sila natatapos na magtatay, so matutulog na ako, eto ngayon. So dahil mga 2 o'clock, 3 o'clock, naiihi na ako. Gigisingin ko si Brother Felix, Dad, samahan mo nga ako. Bakit? Nasi-CR ako. O diba, matatawa yung mga pamangking ko kasi malaking bahay namin. 5 hakbang from the kwarto, nasa CR na. Pero diba, nagpapagising ako kay Brother Felix, Dad, samahan mo ako. Baka makita ko si Crowley. Diba? Alam niyo yon, takot ako na wala akong kinakatakutan. Alam niyo yon, yung nasa isip lang. Tayo po, yun po yung inaalis ng Diyos, yung mga takot sa isip natin na pagka ba lumipat ako ng bahay, hindi kaya ako mananakawan doon. Eh, kahit naman ho siguro dyan sa bahay nyo, kung talaga nanakawan kayo, di ba? Pero alam niyo po yun, may mga fear na nasa isip lang po natin. Tayo po yung gumagawa ng sarili nating ano. Iba po yun sa phobia. Ako po ay may phobia sa lahat ng... may balahibo. Pero kinakain ko po sila pag luto na sila, katulad ng manok. Pero hindi mo ako mapapahawak nung, ano yun, yung basan may feathers, lahat ng may feathers. Kaya po nung kinasal kami ni Brother Felix, yung, di ba, yung mga dove, talagang ginaw na ginaw yung kamay ko noon, tapos may panyo pa ako nung hinawakan ko yung dove, tapos nanginginig ako, nakita niya. So parang kinuha na nga niya pati yung ano ko, yung dove na hawak ko noon. Kasi nanginginig po talaga ako doon. Pero, ang tawag dito, bukod yun doon sa sinasabing fear, kasi yung phobia is another topic po yun, huwag nating anuhin yun. Dito sa anong to, I am fearless, di ba? I am no longer a slave to fear. So minsan yung takot natin, yung po yung pumipigil sa atin to go out of our way na marami palang opportunity na kapag ka kumawala ka doon, may mga opportunity na nakalaan sa'yo na hindi mo nakikita kasi ayaw mong kumawala. Alam niyo po yun? Alam niyo po, yung pagkakasabi ng Diyos na, have I not commanded you? Inuutos to ng Diyos eh. Di ba kita inutusan? Di ba inuutusan kita, huwag kang matakot? Di ba? Pag sinabi ng nanay mo na, sinasabi ko na, huwag kang matakot, makulit ka. Di ba yun na yung kasunod ng nanay, makulit ka. So ito ang Diyos, sinasabi din niya kay Josue. Have I not commanded you? Diba, hindi pa kita inuutusan? Inuutusan kita, huwag kang matakot. So tayo din po, mga kapatid, hindi po tayo dapat matakot. Kasi nga, inuutos ng Diyos, huwag tayong matakot dahil God is with us. Ano man po yung pinagdadaanan natin, again, sinasabi natin, daan lang. We were not meant to stay. Diba? At kahit po sa buhay na to, daan lang tayo dito. We are just pilgrims. Pilgrims in progress. At ang tunay nating tahanan ay nasa langit. Diba? May mga nauna, pero lahat po tayo doon tayo pupunta.
kung minsan, di ba yung tawag dito, pag, usually pag may nininervous kang, hindi mo malaman, di ba parang, sinasabi nga, may butterfly sa stomach, katulad nung pagtayo mo rito, hindi nyo alam, di ba, nervous na ako, o yan, mga ganon. Pero, sa biyaya ng Panginoon, you have to take the word of God na hindi ka dapat matakot. Di ba? Wala po tayong dapat ikatakot. Kasi ang Diyos po ay sumasa atin. We no longer allow things, lalo na yung, di ba, pag pinapaalala ng Diablo sa atin na, dati nga ganito ka eh, alam mo ba yon? Dati nga ganito ka, hindi ka nga ganyan. Di ba, ibalik mo yun sa Diablo. Dati nga yun eh, hindi na nga ako yung ganun, tama ka dun. Di ba? You have to take it to that level na mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Kasi ginahawakan tayo ng Diablo dun sa mga fears na yon, ano man yon, na humahawak at humahadlang sa atin. Diba? Sinasabi ng Diablo, nako, pag kumawala ka dito, nako, maliligaw ka. Sinasabi ng Diyos, kung totoong nananampalataya tayo sa Diyos, I will be with you to the ends of the earth. So nothing can separate us. So yung takot na yon, nothing can separate us from the love of God. And then lastly po, I am loved. So yung naka-blue po dyan, ang sabi, there are no limit on God's love for you. Diba? So pag sinabing, diba, yung bago ka magbukas ng, kasi po ako sa office, diba po, bago ako magbukas ng email, so diba, nasa MSN ka muna. So yung MSN na yon, may mga balita doon, di ba? O yung famous na artista na matay kasi ganto ganto. Kasi hindi siya, ang feeling niya unloved siya, di ba? May mga choices po tayo na mali tayo. Medyo sumablay tayo sa harapan ng Panginoon, pero di ba nandun po yung palaging pang-unawa at saka yung pagmamahal ng Diyos na ibinabalik niya tayo dun sa kanyang pagkalinga. May mga pagkakataon po na tayo po yung mismong hindi o tayo po yung mismong kumakawala dun sa feeling ng Diyos na hindi, gusto ko to. Gusto ko tong nightlife na to. Gusto ko to. Na alas 3 uuwi ng umaga, papasok ng alas 6 ng umaga. Diba? Alam niyo yon. Yun yung mga uso ngayon sa mga kabataan na nightlife nila. Sa atin po, bilang mananampalataya, makikita po natin sa ating buhay, ipakita po natin sa ating buhay na yung pagmamahal ng Diyos ay talagang nagre-reflect sa atin. Kung paano po tayo nakikisama dun sa ating mga kapatid, nakikisama po tayo sa ating mga kamag-anak, pero di ba ang sinasabi ng Diyos, mas mahal ko kayo. So kung gaano niyo po kamahal yung mga kamag-anak niyo, yung anak niyo, yung asawa niyo, mas mahal po kayo ng Diyos. So ilang taon na po kayo, huwag na po kayo sumagot, madami po kayo. Kung ilang taon na po kayo, ganun pong kabuti ang Diyos sa buhay nyo. Di ba? I'm sure hindi ho kayo magdi-disagree. Di ba? Kung ilang taon kayo, ganun po kayo kamahal ng Diyos. Dahil every gising is a blessing. Dahil marami pong natulog kagabi, dire-diretso natulog nila. Di ba? So pupuntahan nyo na lang sila dahil makikiramay kayo. Pero tayo po, nandito tayo kasi God loves us. At wala pong makakapigil sa atin to share that love of God. Tayo lang po yon yung pumipigil sa sarili natin. Di ba na, nakakahiya pag nag-share ako ng gospel. Di ba doon ako sa riverbank? Eh di ba, pag nakita ko ng mga klase ko doon, nakakahiya. Di ba? Ano ho ang nakakahiya doon? Ang minahal tayo ng Diyos? Diba? Wala ho tayong dapat ikahiya. We should be doing God's business. Diba katulad nung sinabi ng Panginoon nung nasa templo siya, na I am just doing my Father's business. So tayo po, yung pagmamahal ng Diyos na pinaranas niya sa atin, yung pagmamahal po ng Diyos na nakita natin, paano po natin siya sinishare sa iba? Diba?
paano po kayo nagsasabi na I'm a Christian and I love God and alam ko gusto ko na maranasan mo rin yung naranasan ko. O di ba, hindi nyo ginagawa yon, kasama ako doon. Kailangan nyo, kayo lang. Minsan may mga times na binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos, di ba? Ako most of the time, yung nasisharean ko lang is yung katabi ko sa bus. Kasi sila yung, di syempre pag sa bus, gusto ko matulog. Kaya lang, di ba, yung katabi mo, sasabihin sa'yo, alam mo, hindi ako dapat natatraffic kasi meron akong ganito, ganyan. Ang hirap. Diyos ko po, di ba, mga ganon na siya. Tapos alam mo, di syempre, kailangan kong sumagot. Gusto kong sabihin, huwag mo kayo maingay, gusto kong matulog, di ba? Hindi. Di ba? So sasabihin ko, oo nga po, pero alam niyo po, di ba yun, mag-start ka na ng conversation kasi binigyan ka na ng Diyos ng pasimula. Pero yung iba, di ba, hindi nila tinitake as opportunity to ano yun, to share the gospel. Ah, oo nga po. Okay. O, natulog na naman siya. Di ba, alam niyo yun, pero those are opportunities to share God's love to others. Wag po nating ano yun? Huwag po nating tingnan na hindi siya opportunity. It's an opportunity. So sa lahat po ng ito, makikita natin na kung gaano po kadakila ang Diyos sa buhay natin. With all these seven I am's, di ba? Mula po sa simula hanggang doon sa pangpito, no doubt, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Each one of us have different experiences. So yung experience nyo sa conversion nyo, kung paano nyo nakilala ang Panginoon, is different from mine, is different from any other. Pero alam nyo po yun, we all encounter God in a personal way. Nangusap siya sa atin that time, at hanggang ngayon nangungusap pa rin po siya sa atin. Pero yung mga buhay po natin, unti-unti ina-align natin dun sa kanyang salita. And day by day, di ba, nagre-reflect yung glory ng Panginoon sa atin. So yung team natin, di ba, God's glory in us. Pero eto po yung tanong, how do we reflect God's glory to other people? Totoo yun, God's glory is in us. Pero how do we share that glory to others na makilala rin nila ang Panginoon? Kung paano nag-manifest ang glory ng Diyos sa atin, the question is, how do we let the world see God's glory in us? So, yun po yung iiwanan ko sa inyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dun sa pagkakataon na nakita po namin in light of your God's word kung gaano po kami ka-special sa iyo, kung gaano po kami kahalaga sa iyo, at nawa, Panginoon, yung mga buhay po namin ay mag-reflect ng glory mo para sa iba. Tulungan mo kami, Panginoon, anuman yung circumstances namin, we pray na ikaw ang siyang makita sa amin, ikaw ang siyang magtagumpay sa amin, Panginoon. We thank you, Panginoon, dun sa lahat ng ginagawa mo sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen.